Alright, so today guys, gagawa naman tayo ng star bread o putok. Okay, so simulan na natin. This time, I will be using a mixer. Pwede rin po hand kneading. So okay lang naman siya. So unahin na natin yung ating liquid, which is yung ating milk. So full cream milk yung gagamitin ko. Next, lagay na natin yung ating yeast. So I'm using instant yeast, brown sugar, i-mix ko muna. Pwede yung milk nyo, painitin nyo muna sa microwave para maging warm. Pero dito, if you're using instant yeast, hindi naman siya necessary. At the same time, hindi siya critical kasi yung gagawin nating star bread ay hindi naman natin siya paaalsahin na kagaya ng ordinaryong tinapay. Diba yung star bread or yung putok ay siksik? Okay, so, hindi na siya kailangang gumamit ng warm milk. Just a room temperature milk, okay na yun. Then, mag-a-add pa ako ng powdered milk. Kasi yung milk na ginamit natin, kulang yan. Lalo na pagdating sa lasa na kalalabasan ng ating star bread. Dahil hindi natin ito paalsahin ng matagal, kaya kukuha tayo ng lasa o yung linamnam niya from the ingredients. Kaya nagdagdag pa ako ng powdered milk. And then next, yung ating egg. This is one large egg. Vanilla. So guys, mix lang naman ito all together. Okay, so mix ko lang. Then next, pwede na nating ilagay yung ating flour. Now we have two different types of flour dito sa ating gagawing star bread. Gagamit tayo ng all-purpose flour at cake flour. Gumamit ako ng 200 grams na cake flour at 300 grams na all-purpose flour. And ready to mix. So, mimix lang natin ito ng around 5 to 7 minutes. Basta nakita lang natin na medyo maging makinis na siya. And then, ilalagay ko na yung asin o yung salt natin. So, I'm using iodized salt para mas madaling matunaw o malusaw. Meron pa tayong isang ingredient na hindi pa natin ilalagay. Ito yung ating butter. So, i-mix nyo muna saglit bago ilalagay yung butter. Okay guys, so it's been 5 minutes. Pwede na to. Kasi nakita ko na makinis na yung ating dough. Ayan. Although malagkit. So ang gagawin natin, idadagdag na natin itong butter. Then knead natin siya ulit. Mga 5 minutes ulit. Basta makita nyo na na-absorb na nyo lahat yung butter at makinis na yung ating dough. Kasi yun yung importante sa star bread, makinis yung magiging dough. Kaya gumamit tayo ng all-purpose flour at cake flour para ma-achieve natin yung makinis na dough. So habang nagmamasa kayo nito, medyo malagkit na naman para kayong nagbaback to zero. So okay lang yon. Masa nyo lang na masa, inid nyo lang ng inid, at ma-achieve nyo rin na makikita nyo uti-uti i-absorb ng dough yung butter. Okay, balikan ko kayo after. Okay, so after 5 minutes more of kneading, pwede na, nakita ko makinis na yung ating dough. Ayan. Tapos, kumapit na lahat yung butter. Malambot siya, pero hindi naman siya sticky. So, ito yung pinakamadaling gawing tinapay. Itong star bread o putok. Okay, so hindi na natin kailangan itong i-ferment. Idiretso na natin itong i-mold o i-form. So, kung nagmamadali kayo, gawa kayo ng star bread o putok. Kasi mabilis lang gawin.
Okay. Alright, so ilalagay ko na ito sa ating kneading mat. So, makinis na. Ayan. So, ganyan yung gusto nating ma-achieve. Now, kung nag-knead kayo by hand at hindi nyo mapakinis yung ating dough, gamit kayo ng rolling pin. Ayan. It's also one way para mamasa siya o mapakinis nyo yung inyong dough. So, hati-hatiin ko to into 60 grams each. Kasi tandaan nyo guys, hindi natin to paalsahin ng maalsang maalsa. Kaya, kailangan medyo malaki yung dough nyo. Okay, so, 60 grams. Okay, then after nyong i-weigh, mga 60-62 grams, iikutin lang natin ito o i-form lang natin siya na bilog. Yan. So, madali lang ang star bread o putok. So, kailangan lang pakinisin nyo yung ibabaw ng inyong gagawing star bread. Kasi it matters sa star bread o putok na makinis yung ibabaw niya para maganda yung presentation nyo. Total, wala naman kayong masyadong gagawin, bibilugin nyo lang siya. So, hindi ako umihinto sa pagbilog unless makita ko na makinis na yung ibabaw. Okay, so tapos na nating i-mold yung ating mga dough. Lalagay ko na siya agad dito sa ating baking tray. Okay, so we were able to come up with 16 pieces nitong ating dough. Tatakpan nyo lang agad. Pagpapahingay natin ito for 30 minutes. And then, balikan ko kayo. Alright guys, so after 30 minutes, yan, napag-rest na natin yung dough. Medyo umalsa siya, pero konting-konti lang. Hindi nyo masyadong mapapansin. Okay, so, ganun talaga dapat. Magpipreheat na kayo ng oven. Preheat nyo yung oven at least 10 to 15 minutes, 180 degrees Celsius. Okay, so while doing that, lalagyan na natin ng slit itong ating star bread. So, pwede kayong gumamit ng ganito, kagaya ng ginagamit ko, or another one na pwede nyong gamitin ay gunting. Kagaya nito. Yan. Okay. Brush na natin siya ng egg wash. So, I have here one egg na i-beat nyo lang. So, one egg lang. Di ko na siya hinaluan ng milk. Lagyan nyo lang yung buong ibabaw. Guys, pwede rin nyo itong i-bake sa mga cupcake pans. Ilalagay nyo lang siya doon sa loob ng cupcake pans para mas bilog kapag na-bake siya. Pwede rin naman ganito. Medyo bubuhaghag lang ng konti yung ating dough. Kasi medyo malambot sa ordinaryng putok bread or star bread yung ginamit kong consistency ng dough kasi ayoko nang masyadong matigas na star bread. Yung sakto lang. And ilalagyan na natin ng white sugar sa ibabaw. So, sprinkle nyo lang on top.
particularly dun sa slate nyo ilalagay. Okay, and that's it. Pwede na natin it... Ay, ito pa pala. Okay. Alright. So that's it. Pwede na natin i-bake sa ating oven as long as na-preheat nyo na ito. And balikan ko kayo. Alright guys, so ito, na-bake na natin yung ating putok o star bread. This was baked for 25 minutes. And hanggang mag little brown lang yung top niya. Okay na yun. Okay, so tikman na natin. Pinag-rest ko na ito ng mga 10 minutes. So ganito yung itsura niya. Ayan. Okay, so check natin. So ito yung isa. Ganyan yung itsura niyan. This one. Yung inawakan mo na lahat. Ayan. So, malinis ang kamay natin. Okay. Tikman na natin. Ganyan yung bottom part. Okay. So, actually, medyo soft pa siya. Hindi siya talaga yung matigas na parang bato. Ito kasi yung mas gusto ko para hindi naman yung masyadong mahirap kainin na nabubulunan ka na. Ayan. Ayan siya. Medyo soft pa siya. Check natin. So, ganito. Nalasahan ko kagad. Ito po kasi yung gustong-gusto ko na pagkakabake ng putok o bread. Yung hindi masyadong matigas na matigas. Sakto lang. Pero tandaan nyo guys, gumamit tayo ng 500 grams total of flour. Pero ang magagawa nyo lang yan ay mga 16 pieces. Kasi, hindi natin siya paalsahin ng ganun ka alsa kagaya ng normal na tinapay. At hindi nyo rin kailangan ng masyadong mataas na protein content kaya hindi tayo gumamit ng bread flour. At ang gusto natin sana ma-achieve ay yung gaya nito, yan o. Yung makinis, yung ano niya, yung balat niya, yan. Tapos firm. Pero medyo soft. Unlike yung talagang mga putok na antigas, yung parang malabato. Ayoko kasi nang ganun masyado. Sarap to kasi sa kape, guys. Or sa ano, tsaa. At malasa siya. Dahil dinagdagan natin ng milk, which is powdered milk. Kasi hindi naman natin to pinaalsa ng matagal. Hindi tayo nag first proofing, second proofing kagad. Tapos bake na. So, it will just take you like approximately within 2 hours makakagawa ka na ng bread na to or 1.5 hours. Mabilis ka na. Sarap. Gusto ko yung merong ano. Gusto ko yung merong sugar sa ibabaw. Guys, hindi siya masyadong matamis. Pero perfect na to sa akin. Lalo na kapag mainit. Naku, sarap niya kainin. Medyo may crunch. Dahil doon sa nakalagay sa ibabaw. Pero ganito po yung loob niya. Ayan. Compact siya. Masarap nga siyang pamalit sa pandesal eh. Alright guys, so bake na kayo. Gawa na kayo nitong star bread o putok. Pwedeng pambaon. Pwedeng pangalmusal. Ang sarap siya guys. Try nyo na at malasa. Matagal din itong masira. Okay, have a great day everyone. Just make sure to subscribe. If you have questions, just put it down below this video. Have a great day everyone.